Dito na ako sa loob ng ER. Pero hindi ako yung pasyente. Si Lolo. So ayun nga mga kauntahan, nasa ER ngayon si Lolo. Nandun yung isang apo niya, si Kevin. So, siya muna nagbabantay. Bili muna tayo ng kape. Hindi pa nag-aalmusal. No, oras na. Pasado alauna na. Actually brunch na to. Oh, dami rin tao sa ER. Maraming may COVID. Oh, yung Delta variant. Kinatawag. Nakakaawa kasi talagang naghahabol sila ng hininga, hindi lang natin makunan kasi bawal. Kaya mga kahuntahan, mag-iingat po kayo, hindi po biro ang COVID. Kahit po yung may mga vaccines na tinatamaan pa rin, pero very minor lang ang symptoms sa kanila, no? Very minor ang symptoms. Ang problema yung mga walang vaccines, pagka dinapuan, ayun, ang dami ron. Puro, ewan ko kung tatagal maghapon yung mga ayon. Kaya mag-iingat po tayo. Ha? Dito, dito tayong kape. Ayun, nakakuha na tayo iced coffee. Ito. Wala na silang hot coffee kasi tanghali na. Ito yung ano, Mineola train station. No, pagka pupunta ka Manhattan, yan yung train na sasakyan mo coming from Long Island dito sa Mineola. So balik na tayo sa ano, sa Winthrop ngayon, sa hospital. Ta tingnan natin kung anong update, no? And sana maghapon matapos kung ano may dapat gawin kay Lolo. Kasi talaga napaka-delikado ngayon dahil nga sa Delta variant ng COVID. No, sa edad ni Lolo, kahit sabihin na natin may bakuna na siya, mahirap pa rin mga kahuntahan dahil po pwede pa rin siya madapuan noon. Yeah, we'll see. No, although magiging let's say sabihin na natin very mild yung tawag dito, symptoms. But, pero kahit ganun, at 100 years old, mahirap sumugal. Kaya hopefully matapos na kung ano dapat gawin sa kanya. And sana bago lumubog ang araw ngayong maghapon, nakabalik na tayo sa bahay ni Lolo. No, na-miss ko kayo mga kahuntahan, sa totoo lang. Kaya pasensya na kayo dahil sobrang
toxic talaga, no? Napaka-toxic, napaka-busy itong mga nakarang araw. Dito muna tayo. Pupunta tayo dito. Ayan. Bawal kasi ang ano eh, ang dalawang companion sa loob. Kaya ang allowed lang is one companion at a time. Since nandun naman si Kevin, so dito muna tayo. Tawagan niya na lang daw ako pag dumating yung doktor. Diba? Kasi definitely maraming tanong ang mga doktor eh. Pagkatapos or bago sila gumawa ng procedure kay Lolo, maraming tanong yan. Yung kanyang medical history, tayo lang nakakaalam yan. Dahil tayo nga kasama ni Lolo ever since. Tayo gumagawa ng charting lahat-lahat. Ayan, shoutout nga pala sa Team USA. Yung mga nanay ko dyan. Kayo na muna, bahala sa akin. Ang ganda. Wow, wala ako. At the same time. Shoutout din doon sa mga kahuntahan natin dyan. Siyempre, sila paring Reggie, sila paring Tres, Kuya Bong, and Kuya Bon ng Fat Boys Market Clean and Cook. Tropang Sugo. Ayan, Kuya Jimmy Speaks TV. Paring Maki, tsaka Tropang Bukit. Tawag dito, pilitin ko makahabol doon sa mga vlogs nyo, sa mga uploads nyo. Talaga lately, hindi ako masyado nakakapanood. Kaya yung mga supporters nyo, ng Tropang Sugo, ng Tropang Bukid, ng Gym Squad, kung mapapansin nyo, wala akong masyado comments ngayon, sa mga uploads ng mga idol natin. Dahil nga, wala, sobrang busy talaga si Kuya Mike. Dahil nga dito sa lagay ni Lolo, sa lagay ni Lolo. Napaka-komplikado, no? Halos sa wala tayong tulog. Yan, napakahirap. At the same time, mahirap din dito sa ER. Dito sa ER ng hospital, mahirap dito. Kasi napaka-busy, no? So, sobrang busy ng ER. Lahat ng tao kumikilos. Tapos may area, may isolation area naman sila kung saan lahat ng tao ubuhan ng ubuhan, mga naghahabol ng hininga, lahat sila naka-oxygen. Naka-isolate din si Lolo. Pero syempre kailangan natin mag-ingat. Hindi lang doble, hindi lang triple, diba? Kundi talagang todo ingat tayo, mga kahuntahan. Dahil mahirap na, lalo pa man din natin umuwi ngayong October. So bigyan ko kayo ulit ng update, siguro maya-mayang konti, kasi kailangan ko i-save yung battery ko. So for now, eto muna, mga kahuntahan. Mag-iingat kayo dyan. I'll see you in a few. Ayan, mga kahuntahan, doon sa mga nag-alala, hindi po si Kuya Mike ang nasa ER. Kumbaga, hindi ako yung didala sa hospital, kundi si Lolo. Kailangan ko lang siya talaga samahan, kasi tayo yung kanyang private nurse. Tayo may hawak ng kanyang mga medical records, kanyang medical history. Kaya doon sa mga nag-aalala dyan, okay lang si Kuya Mike. Kung nga lang, talagang medyo nakakatakot kayo dito sa emergency room. Kasi tawag dito, dami may COVID, grabe. Dami. Karamihan yun, puro tawag dito, Delta variant, ang kanilang nakuhang COVID. Dito tayo sa labas ng ER ngayon, ang kasama ni Lolo, yung isang apo, si Kevin. Siya yung nasa loob, kasi siya yung kapamilya. Kung may kailangan pirmahan doon sa loob, para sa just in case may gagawin procedure kay Lolo, yan siya kailangan pumirma doon. Kasi yung panganay na anak ni Lolo may sakit din. Tapos yung pangalawang anak niya, nasa trip ngayon, out of state. And then yung pangalawang anak niya pala, paparating bukas, yun yung nasa Georgia. Tapos yung pangatlong anak ni Lolo, yung bunso, siya naman yung nasa out of state ngayon, nasa Carolina yata ngayon. So hopefully,
maisa lang na si Lolo sa CAT scan o CT scan para makita ko ano yung problema dun sa bukol niya sa tiyan. Kasi in 7 days, lumaki yung bukol niya from size ng ano, just imagine mga kahantayan, size ng itlog. Di ba yung itlog ng dilaga, hatiin mo yun sa kalahati. No, 7 days ago, ganun lang ang size niya. Ngayon, ang size niya, halos kasi laki ng kalahating bao. No, ng nyog. Pagkahinati mo yung kalahating bao, ganun kalaki yung bukol niya. Ayun, sabi nung tumingin kanina na radiologist, do sa ano niya, sa ultrasound, sabi parang may nana do sa loob ng tiyan ni Lolo. No. Pero yung nana na yun, hindi lang siya sa isang lugar. Kumbaga kasi doon sa loob ng tiyan ni Lolo, maraming ano yun, maraming parang bulsa. No. Doon nakakalat yung nana sa maraming bulsa. Kaya iniisip nila ngayon kung ilang bulsa yung may nana. At kung tatanggalin man for example yung pinaka-pass o nana sa isang bulsa, tapos ibang bulsa wala namang nana, baka sooner or later magkanana rin yun. So, kailangan talaga may CAT scan or CT scan para malaman kung saan ang gagaling yung nana na yun. Kung bakit nagkakaroon ng infection doon sa loob. Kasi problema niya yung sepsis na pinatawag. No? Pagka yung, for example, yung infection mo na galing sa loob ng katawan mo, tapos kumalat sa dugo mo, sepsis yun. Nakakamatay yun. No? Kaya, we'll see. Kung ano mangyayari, it's either tatanggalin lang yung nana kay Lolo, tapos uuwi na sa bahay, or baka may mas malaking procedure pa na kailangan, baka operahin, hindi natin alam, pero ang decision ng family niya, kung ooperahin, wag na lang. No, kasi 100 na rin si Lolo. So napakahirap dito sa hospital. Nagluto ng pinakbet or para kang may dessert na halo-halo kasi samot-sari din ang sakit na nandito. May makikita ka sa ER, may dinadala kasi na-aksidente, may dinadala kasi may masakit sa kanya, may dinadala kasi mga anak, may dinadala kasi nag-agaw buhay. So, makikita natin various, no? Iba't ibang emosyon ang nasa loob ng emergency room. Diba? Kaya, nakakaano rin. Very traumatizing din maging emergency room nurse. Diba? Kala, ang dami mo eksena ng makikita. Kumbaga, lahat ng dinadala rito, may kanya-kanya pinagdadaanan. So, yung mga pamilya na yon, yung mga pamilya nila, di ba nandun yung pag-aalala. Kaya sa atin mga kahuntahan, no, yung pagiging healthy natin, ipagpasalamat natin yan. Yung pagiging ligtas ng family natin, ipagpasalamat natin yan. Diba, na hindi tayo nadadala ng ospital, maglulusog tayo. Oh, napakalaking ano niyan, napakalaking blessing para sa ating lahat. Yeah. Ayun, kaya tawag dito, titingnan natin kung ano mangyayari. Kasi si Apo Leleng, na-miss ko yan. Apo Leleng, shoutout po kay Lolo Boy. Shoutout sa inyo lahat dyan. And magkakaroon tayo ng ano, ng shoutout portion natin siguro sa susunod na vlog. Sa ngayon, ayan. Ito nga, since na meron tayong time mag-vlog ngayon kasi may tumitingin kay Lolo sa loob ng emergency room. Nakapag-vlog tayo kahit paano. Pero napaalala ko mga kahuntaan, mag-iingat po tayo. No? Lalo na doon sa Delta variant ng COVID. Kasi talaga po napakahirap. Kung po pwede ko nga lang kunan yung load ng emergency room, kukunan ko ng video, kaso bawal. Ang dami talaga naghahabol na hininga.
na akala mo anytime magpa-pass out o mawawala na ng malay. Iyaka ng iyaka yung mga kamag-anak na nandoon, nakasama nila. Siyempre kahit pa paano may kasama yan, kahit pa isa-isa. Napakahirap, kaya mag-iingat po kayong lahat dyan. Balikan ko kayo maya-maya at bigyan ko yung update. Dito tayo sa lobby, mga kahuntahan. Yeah, very busy. Daming tao. Pero wala tayo doon sa high risk area. Dito lang tayo sa lobby. So update kay ano, update kay Lolo. Nakita na siya ng doktor. Mabuti nakita ko yung mga dati kong seniors dito. Kahit pa paano, nabigyan ng prioridad si Lolo kasi talagang in pain si Lolo. So nakaschedule siya for CAT scan, time check, 4:30 ng hapon. No, siguro mga 5:30 pagkatapos lumabas yung blood works niya. Salang na siya sa CAT scan. Doon makikita ngayon kung gaano grabe yung bukol doon sa loob. Kung kailangan operahan o kung magagawa doon lang mismo sa bedside yung pagtatanggal ng laman ng bukol na nana. So malaman natin. Pero definitely kailangan namin magstay na overnight dito. Kasi kung gagawin yung CAT scan mamaya mga 5:30, siguro may schedule yung ano niyan, yung pagde-drain o kaya yung surgery, baka mamaya madaling araw. Hindi ko alam. At hindi ko rin alam kung ano magiging desisyon ng pamilya ni Lolo kung papa-opera ba nila yung bukol. No? Kasi mahirap kung tatanggalin lang yung laman na nana, na hindi nakikita ko saan ang gagaling yun. So kaya kailangan buksan talaga yun. And sana hindi naman gaanong komplikado. Para kahit pa paano medyo mapapay buhay ni Lolo. Kasi mangyayari niyan. Kung ooperahan si Lolo, major, let's say, major surgery, ayaw na rin pamilya, iuwi na lang talaga si Lolo. Tapos bibigyan na lang ng mga painkillers. Baka enroll din sa hospice. No? Pagka enroll sa hospice si Lolo, yun na yun. Diba? Ilang linggo lang yan. Pilakamatagal na siguro 2 linggo. Kaya, let's hope for the best. No? Ayan. So, yun ang update ngayon. Tingnan natin kung ano mangyayari. Kita-kita ulit sa susunod na vlog. Ganito muna. Lobat pa rin ako. Kailangan ko mag-charge ng phone. No, mag-iingit kayo lahat dyan, mga kahuntahan. No. Basta stay at home as much as possible. Kasi talagang grabe ang Delta variant dito ngayon. Sobrang taas. Sa Pilipinas din, alam ko mataas na ngayon. Kaya very traumatic. Yes, sir. Kapag nandito ka sa ER, ang dami talaga eksena. Iba't iba makikita mo. Kaya dito muna tayo sa lobby. Pahintay tayo na update. Okay. Kita-kita ulit sa susunod na vlog. Da hopefully makapag-vlog pa tayo. Hopefully maging okay si Lolo. No, para makasama pa siya, natin siya ng medyo matagal-tagal, sabihin natin. So, marami salamat sa inyo. Ito si Kuya Mike Kumakaway mula sa NY. God bless.